Hello guys, welcome to Ate Mer Channel. Ngayon po ipapakita ko sa inyo ang bunga ng aking mga dragon fruits. At syempre po, mag-harvest na po tayo dahil may dalawa na pong hinog. At bibilangin po natin kung ano o ilan pa ang natitirang bunga niya. So, tara, samahan niyo po ako. So, ito na po sila oh. Ayan guys, ito po yung puno po ng dragon fruit. Parang cactus po siya na malaki. Ayan, may mga kunting tinik naman din po. Hindi naman po siya matulis na matulis. Ayan, may nakikita po tayong yan, bunga po niya. So, pahinog na rin po siya. Ayan, dalawa. Ayan, magkatabi. And then, yan po, hindi pa po yan namumukadkad. Mulaklak po yan. Pag namulaklak po, and then, bunga na rin po ang kasunod. So, may apat pa po tayo. Isa, dalawa. So, ayan guys. At saka doon po sa dulo. Ayun, may isa pa. So, pang lima po ito, di pa po na bubukadkad ang bulaklak. Pag namukadkad po yan, napakalaki po ng bulaklak guys. Pero sandali lang po siya, mga 3 hours. Nilikom na yan, wala na. Ayan. Itong dragon fruit na to ay nasa pasulang po. Ayan. Ayan. Isa, dalawa, tatlo. So, may ano na pa ho tayo? May lima pa tayong inaabangan. Yung dalawa ho ay talagang i-harvest na ho natin. Kasi hinog na. At ito po, mayroong akong nakikita dito na maliit na bulaklak. Pero parang matutuyot na guys. Baka hindi yan magtutuloy. So, hindi ko na ini-expect. Ang dragon fruit kasi gusto niya yung naaarawan. Kaya tignan niyo po guys, nakasampa po siya sa mga cable po ng ng internet. Yan. So, yan po. Bali, meron po kaming dragon fruit na nasa pasulang. Ito po yung dalawa. Pwede na po itong i-harvest guys. I-harvest na po natin. Ayan. Pababa po yan kasi nasa terrace po ako. Ayan, tinagyan ko po ng pasukan. Tapos, tinaling po namin. Bali, magsi-6 years na po ang dragon fruit na to. So, yan na guys. Ayan. I-flex ko ulit sa inyo, ha. Babagalan natin. Ayan, ang puno ng dragon fruit. Hindi ko alam puno ba ito o shrub o basta. Parang cactus po siya mahaba. Ayan. Medyo payat lang. Pero pag sa mga Ilocos, sa banda, marami sa Baler, may nakikita rin po akong mga dragon fruits. Nasa bukid po sila o nasa bulubundukin. Yan. Napakatataba po ng mga dragon fruits po dun. Sa Tagaytay, meron din. Pero ito ho, gustong-gusto nila ng naiinitan ho sila. So, tignan nyo guys, talagang sumasampa sila sa mga yan, sa cable. O, yan. So, yan guys. Bali, may apat po kaming nakapaso na dragon fruit. Pero, syempre, itong nauna na ito, isang puno lang yung namumunga muna. Kamakailan lang ay last year, naglipat po kami ng nag-cut si Alex ng ayan, parang cactus niya, parang yung mga sanga-sanga. Then, itinusok. Ayan. Isa, dalawang paso. Bali, naka-apat na paso na po kami. Ayan. Malaking paso. Adiplex ko rin. Ayan po. Ayan. Ganito po itsura niya, guys. Oh. Parang cactus lang talaga siya. May maliit po siyang mga tinik-tinik sa gilid. Pero hindi naman hindi naman delikado yung tinik niya. Hindi naman nakakatuso. As in, maliit lang siya. Hindi kagaya po ng mga cactus ko na masakit. Pag natinikan ka ko, parang may sumalugsog sa mga daliri pag na pa ng cactus. Ayan po guys. Ayan.
flex ko lang din ang mga halaman ko. Ayan, medyo palanta na, no? Ayan. Tuwang-tuwa talaga ako sa... Baga, hindi sila sabay-sabay ano na mahinog. Ito, pahinog na rin. Siguro mga 5 days o 6 days pwede natin i-harvest yun. At yun naman ay hindi pa namumukadkad. Ayan. So, masateris po ako yung pinagsasampayan po namin. At yan po yung mga puno ng dragon fruit. Ayan, meron din akong, ano ba to? Lemon. Kung nauso po kasi nung planteta, napakamahal po yung mga ganyang ano. So, hiningi ko po yun sa kaibigan ko. So, flex ko lang din sa inyo ang aking snake plant. Ayan, may bulaklak na po. Ayan, isa. Ayan po, ang ganda po ng bulaklak niya. Simple lang po, pero ayan, namumulaklak na. Akala ko hindi talaga siya mamumulaklak. Pero ayan na siya, oh, namumulaklak talaga. Ayan, pahaba rin po siya, oh. Yan po ang bulaklak ng snake plant. Ayan. So guys, maganda po ito sa ating paligid. Dapat may snake plant kasi madali lang naman po siyang buhayin at di naman laging dilig ng dilig. Ano lang, tama lang kung naisipan mo ng diligan every other day, okay lang. Kaya may mga bulaklak na po sila. So, ito rin po, i-flex ko sa inyo. Ayan, mahilig talaga ako sa may mga tinik-tinik. Ano? Ayan, aloe vera. May tinik-tinik din po yan sa gilid. Ano? Ayan, cactus. Hindi ko alam ang mga pangalan nito. Pero itong mga cactus na ito, guys, galing pang Baisiha sa hipag ko. Nanghingi kasi ako sa pahingi naman. So, pinadala. Ano. Ayan. Siguro mga dalawa, tigda dalawang puno, ganun. Pero napapadami ko sila, guys. Ang cactus kasi hindi mo na kailangan diligan lagi. Ayan. Ito, nakakatinik talaga. Ayan. So, itong cactus na to, galing pang Nueva Ecija. Meron din galing pong Pangasinan. So, nung during plantita, talagang nakakatuwa yung mga ganitong halaman. Ito po, binili ko po itong zebra plant na to. Isa lang po ito noon, tapos, ayun, may anak na po. May umusbong pong anak. Ayan. Sana mag-anak pa siya ng madami. So, ang tagal na po. So, 3 years ago. Ito, galing din po kay The Badangers. Itong ano na to. Cactus na to. Ito, masakit pong tumusok po ito eh. Yan. Napakasakit po pag natinikan ka nito. Yan, galing kay Maricel. Sa hipag po sa Nueva Ecija. Yan. So, yan po guys. Napapadami ko na po sila. Yan ng violet. Ayun, maroon pala, maroon. So, yan, dito po, sa terrace kong to, puro may tinik-tinik. Kayo mga, ito ho, parang plastic po siya, ang ganda ho. Ito rin ho, isang piraso lang to, pero na padalawang kong paso. Wala ko, hindi ko mabubuhay kasi napakaselan ho mga ito. At ito, syempre, ang boogie. Ayan. During pandemic din ho ito, tinanim ko. Ayan, namulaklak na po siya. Kulay orange. Ayan. Ayan, guys. So, yan, harvest na ho tayo. So, tinitwist lang po kung ano po. Ayan, naka-harvest na po tayong dalawa. Sorry guys, hindi ko na i-video kasi ang hirap din po. Yung titwist lang po ganun para ma-harvest po natin. Ititwist lang po ganun. Ayan. Tara na, samahan nyo ako. Ayan. Ngayon po ay bibiyakin na natin. Ang sarap po nito.
to kasi nahinog po siya sa puno. Ayan. So, yan po ang ating dragon fruit. Nakaharvest na naman po tayo ng dalawa. At syempre may lima pa tayong inaabangan. So guys, nung unang bunga po niya, dalawa lang din ang ibinunga pero mas malaki po rito. Nung pangalawang taon po siyang nagbunga, dalawa po ulit. Kasi may mga maliliit po siyang bulaklak pero hindi po nagtutuloy na mamatay po yun. Natutuyot. So yan guys, ang ating dragon fruit. Actually guys, ang dragon fruit ngayon ay nasa 140 per kilo. Tapos ito ho, matamis po talaga siya dahil sa puno po siya na hinog. Ayan. So ano po ito? Alam ko na, pero yung loob po niya kulay violet o parang nagmamaroon na, nagkukulay violet. Ayan. So, ayan guys. Pwede na natin siya makatiin. Madali lang naman pong ano ho ito. Yung iba binabaltan. Pero hindi ho. Islice nyo lang po ito. Cut into 4. Ayan. Kasi malambot naman na po siya. Ayan guys. Oh, sarap. Ayan. So, kinakat ko po talaga siya ito. Kasi madali po siyang balatan. Parang nagbabalat na rin din ng saging. Parang ano lang, dumikit lang yung balat sa yung kanyang ano. Ayan po. Ayan. Manipis lang po ang balat niya. Ayan. Naku, sarap. Malinis naman po ang aking kamay, guys. Ayan. Parang nagbalat nga lang po ng ano, saging. So, may panghimagas na ho kami mamayang hapon. So, yan. Ayan po, guys. Okay. So, ito pa. So, ikakat lang po natin ulit sa 4. Ayan. So, yan guys. Yung dragon fruit na yan, para kang ano lang, para kang nagtanim lang naman ng halaman, pero tingnan mo pag nabunga, papakinabangan lang natin. Yung nga lang medyo matagal kasi nga po nakapaso. 3 years pa lang guys, mamumunga na po siya kasi 3 taon na po siya ngayon na nabunga. So ayan, ayan na. So ayan guys, thank you for watching. Napakasarap. Kain na po tayo.